3 taon na ang visa o validity ng rehistro para sa mga bagong motorsiklo natin ngayong taon. Napakagandang balita nito para sa ating lahat na may balak bumili ng motorsiklo ngayong taon. Ito ay ayon sa bagong Memorandum Circular number JMT 2023-2395 na inilabas kamakailan ng LTO. Nakasaad dito na magbibigay na ng 3 taong visa ng rehistro para sa lahat ng brand new motorcycles kahit pa 200 cylinder pababa ang engine displacement ng motor mo. Kung ikaw ay bibili ng motor o may balak kang bumili ng motor para lalo kang makatipid at hindi maksayang ang oras mo sa pagpaparehistro, ay magantay ka muna ng ilang araw dahil ang bagong patakaran na ito ay magsisimula sa darating na Mayo, May 15, 2023. Sa tansya ng LTO, aabot sa 2 milyong unit ng motorsiklo ang makikinabang sa bagong pulisiyang ito ngayong taon. At marahil isa ka sa makakaranas ng 3 taong rehistro ng motorsiklo. Para sa kaalaman ng lahat, dati ang sakop lang ng 3 taong validity ng rehistro ay para sa mga motor na may engine displacement na 201cc pataas. Ito yung mga motor na kung tawagin ay big bikes tulad ng Dominar 400, Ninja Series, Z1000, X-Max, CBR Series, Vulcan Series, Harley Davidson, Versys Series at marami pang iba. Matatandaan nyo na ang magagandang balitang ito ay nagkakatotoo na matapos gulatin ni Senator Raffy Tulfo ang tanggapan ng LTO. Agad-agad nakalagay, 500 pesos medical fee. The doctor is in, pero nasaan si doktor? Wala. TPL, meron dito? TPL? TPL, wala. Palupasa din, wala nang nagbebenta ng TPL. Wala na, lahat sila natakot. I-require natin lahat ng mga insurance company na nagbebenta ng CTPL na pagdating ng time na kailangan ng policyholder makapag-claim dahil naka-aksidente sila, dapat yung bayad in a matter of days. Sa experience ko, inaabot po ng buwan. Kuminsan, wala talaga, hindi umubra dahil fly-by-night po yung nagbenta ng CTPL. At maaari nating sabihin na may epekto talaga ang pagsilip ni Senator Raffy sa ahensyang ito na matagal nang inerereklamo ng ating mga motorista dahil sa mga pagkukulang sa lisensya, plaka at mga nakakalito at ubos oras na proseso sa LTO. Ang kita mo yung pollution control, that's bull****. Wala ko nakikita ng mga umikot-ikot dyan para chinecheck kung mausok ba yung mga sasakyan, mga jeep, mga truck, mga kotse. Wala. Kasi po, napupunta lang sa korupsyon yan. Ibibigay po yan lang sa DPWH. Tapos pag nasa DPWH, arbor rin ng mga politiko. Kapag bigay po tayo sa national coffers po, sa national government, ang LTO po ng more or less 26B. Wow! Kung ako masusunod, eh kayo naman po nangungulekta niyan, dapat meron kayong share doon. Para pa project kuno nila, and then wala naman palang project. Or mayroon mang project manipis o kung saan-saan ng project na inilalagay, elugin na naman yung taong bayan. Ayon naman kay LTO Chief JR Tugade, hindi naman magkakaroon ng problema sa roadworthiness ang 3 taong validity ng rehistro dahil bago naman ang mga motor na ito. Dagdag pa niya, layunin din ng pagbabagong ito na mapabilis ang proseso ng transaksyon sa publiko. At isa to sa mga bahagi ng kanyang implemented measures para sa convenience o maginhawang binipisyo para sa lahat na nagpoproseso sa LTO. Para mas mabilis nyo matutuhan ng mga darating na patakaran sa LTO, i-like mo naman ang video na ito para malaman din ng iba ang mga bagong impormasyon na ito na talagang good news para sa ating lahat. Pag-usapan pa natin ito sa comment section kung makakatulong ba ito sa inyo. Maraming salamat.